sa kanilang mga pagkukulang at pagkakasalang nagagawa. Ano po? So pagnilayan natin, ano po, sa pamamagitan ng ebanghelyo ito, kung sino nga ba talaga tayo sa dalawang karakter na nabanggit sa istorya ito. Bilang mga Kristiyano, tayo ba minsan si Hamon o tayo ba minsan yung babae makasalanan? Pagdating po sa paglapit natin sa ating pong Panginoon. Ayan. So, ang pusong tunay na nagsisisi at tumatanggap sa pagmamahal at pagpapatawad mula sa Diyos. So, ito po yung mga bagay na dapat nating malaman. Ayan. Ang pusong tunay na nagsisisi at tumatanggap sa pagpapatawad ng Diyos, malaki ang pagmamahal na kanyang nais ibalik at ihandog sa Panginoon. Kapatid, kapag ang puso po natin, mukal mula sa ating mga puso yung pagsisisi na ating ginagawa sa harapan na ating pong Panginoon, hindi maiiwasan na lahat ng nasa atin gusto nating ibigay sa Panginoon. Amen po ba? So katulad sa istoryang kinuwento ng ating Panginoon kay Simon, ang sabi niya, Simon, may kukwento ko sa iyo. Ayan. So mayroon dalawang taong nangutang. Yung isa nangutang ng 500, yung isa nangutang ng 50. Dahil hindi sila makabayad, pareho sila ngayon na pinatawad. Ang tanong ngayon ng ating Panginoon, sino sa kanila ang mas malaki ang utang na doon o ang pagmamahal na tatanawin doon sa nagpautang? Ang sagot ni Simon Pedro, syempre yung nangutang ng mas malaki. Yung pinatawad ng mas malaki. So ang first pointer po natin para sa gabi po ito, no? Kung nauunawaan po natin kung gaano kabigat yung ating pagkakasala sa Panginoon at lahat ng ito hinihingi natin ng tawad, at alam natin na pinatawad tayo ng Panginoon, hindi maiiwasan na malaki rin ang pagmamahal na ibibigay natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Nakakasunod po tayo? Sa sobrang laki ng ating pagmamahal, dadating tayo sa punto ng ating mga buhay na hindi natin aasamin o kamumuhian natin yung ating mga lumang buhay. Hindi natin pipiliin na gawin muli yung mga pagkakamaling na gawa natin sa ating Panginoon. Bakit? Kasi sa ating pong paglapit sa Panginoon, sa ating pagiging ng tawad sa Kanya at sa pagpapatawad na ginagawad sa atin ng Panginoon, inire-restore ni Lord yung ating relationship. At hindi rin pinapaunawa sa atin ni Lord. Inire-restore ni Lord yung ating relationship sa Kanya. At ito yung hindi natin gugustuhin na sirain. Yung magandang ugnayan natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Nakakasunod po tayo? So sa verse 37 na ating pong binasa, no? Sa bayang iyon, ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. So ito pong kanyang dalang pabango na nasa sisidlang alabastro, ang sabi ng mga Bible scholars at yung mga gumagawa ng Bible commentaries, ang katumbas po ng pabangong nasa alabastro na yun ay dalawang taong kita ng isang normal na nagtatrabaho. So isipin natin, magkano ba ang sinasahod natin dito sa Macau? Every month, ano? Kung sumasahod man tayo. Sabihin natin na sa 4,000, 5,000, or 7,000, i-multiply natin yun, ano? Sa loob ng 24 months. Ganun, isipin natin, ganun kalaki yung halaga ng pabango na ibinuhos niya sa paan ng ating Panginoong Jesus. So, bago makapasok yung babaeng makasalanan sa bahay ni Simon na Pariseo, malaki ang kanyang struggle. Dahil una, ang ating Panginoong Jesus, dahil kilala siya noong unang panahon, maraming tao naghihintay sa labas ng tahanan. At pangalawa, hindi ka basta makakapasok sa tahanan ng isang Pariseo. Hindi ka basta makakapasok sa tahanan ng isang Pariseo. Pero hindi ito inalintana ng babaeng makasalanan. Bakit? Kasi ang nais niya, makalapit sa Panginoon at maipakita kung gano'n niya kamahal ang ating Panginoon. Amen po ba? Nakakasalan po tayo? So, ito yung maganda sigurong tanong para sa bawat isa sa atin, no? Na-realize na ba natin kung gaano kalaki yung pagpapatawad na ipinagkalob sa atin ng Panginoon? Kung na-realize natin kung gaano kalaki yung pagpapatawad at pagmamahal yung ipinagkalob sa atin ng Panginoon, gaano kalaking sakripisyo na yung nagawa natin para sa Kanya? Tanungin mo yung katabi mo, nakapagsakripisyo ka na ba? Nakapagsakripisyo ka na ba? Para sa Panginoon? Para sa Panginoon. Ano kaya ang sagot niyo? Amen. Hindi pa sigurado, ano? Nakapagsakripisyo na ba tayo para sa ating pong Panginoon? So, maraming ibang-ibang paraan para tayo ay makapagsakripisyo para sa ating pong Panginoon. Pag sinabi natin makapagsacrifice, makapagbigay ng malaking bagay para sa ating Panginoon. Makapagbalik ng malaking bagay at pasasalamat para sa ating pong
Panginoon. So, after confessing to the Lord, kung hindi masidhi o matindi ang ating pagnanais na mahalin ang Diyos, maaaring hindi natin lubos na tinanggap ang kanyang pagpapatawad o maaaring hindi ganap ang ating pagsisisi. Ayan. So, minsan, pumunta tayo sa confession o nagpe-pray tayo, pero hindi ganap yung pagsisisi na ating ginagawa. Kaya minsan, hindi natin ma-appreciate yung love ng Lord. Kaya minsan, hindi rin natin maibigay kay Lord yung the best na pagmamahal, yung the best na paglilingkod sa Kanya kasi either way, either or. Hindi natin nabos na tinatanggap yung love ni Lord o yung kanyang pagpapatawad or pangalawa, hindi bukal sa ating puso yung pagsisisi na ating ginagawa. Nakakasunod po tayo. Ito po yung una. Ayan. At hindi naman yung pangalawa. Ano po? Second thing, sa pagpapatawad na ating tinanggap mula sa Diyos, natututo tayong maging selfless, mapagbigay, at maging bukas. Natanungin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid. Generous ka ba? Generous ka ba? Ano kayang sagot? Generous pinsan, brother. Madalas madamot. So, sa pagpapatawad po natin tinanggap mula sa ating itong Panginoon, ito yung nagiging bunga sa ating buhay. Dahil natatanggap at naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos, nagiging open tayo, nagiging giver tayo, natututo din tayong magpatawad. Dahil ito yung epekto ng pagmamahal at pagpapatawad na tinanggap natin mula sa ating itong Panginoon. So, katulad ng nasa Ebanghelyo, ano, na ating pong binasa, ayan. So, hindi nalintana ng babaeng makasalanan ang sasabihin ng iba tungkol sa kanyang ginagawa para sa Panginoong Jesus. Ulitin ko po, yung kanyang ginagawa na yun ay ginagawa ng mga alipin o alila. Hinahalika ng paa ng kanilang Panginoon. At ang tingin sa kanya ng mga tao napakababa. Pero hindi nalintana yun ng babae. Hindi niya pinansin yun. Bakit? Kasi ang gusto niya, mapaglingkuran ng Diyos. Ang gusto niya, mapasalamatan ng Panginoon. Ang gusto niya, may express yung kanyang pag-ibig sa ating Panginoon. Alam niyo po na bilang mga tao, kapag, sorry for the term, ano, kapag tayo ay baliw sa pag-ibig, hindi natin napapansin ang komento ng ibang tao. Kapag tayo ay baliw sa pag-ibig, handa kang magpakabaliw para sa isang tao. Na hindi mo papansinin yung sasabihin ng ibang tao o ano yung kapwa. Bakit? Kasi nakafocus ka sa pag-express ng iyong love. Tama mo ba? Nakafocus ka sa pag-please dun sa tao. Nakafocus ka sa pag-aalit ng iyong sarili para dun sa taong minamahal mo. O kahit naman hindi naman sa mag-asawa o sa mag-boyfriend-girlfriend eh. Kahit naman sa mga magulang na may anak. Hindi mo inaalintana na hindi ka na nakakabili ng underwear para sa anak mo. Amen. Kahit bake ko na yung bread mo, yung bake mo, hindi mo inaalintana yung bake. Kasi ang aim mo, mapaglingkuran yung anak mo. Mapaglingkuran yung mahal mo. Amen po ba? Nakakasunod po ba tayo? Amen. So ito yung nagiging epekto ng pagmamahal na tinatanggap natin sa ating Panginoon. Nagiging mas generous tayo. Nagiging mas giver tayo. Natututo tayo mag-offer ng ating sarili at mag-sacrifice. So patulad sa nangyari sa babae ito, na tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon, the blessing or grace of forgiveness and love of the Lord, hindi niya pinapansin yung sasabihin ng ibang tao. Ang gusto niya, mapasalamatan ng Diyos. Kaya kapatid, kung tayo po no, ay nakukonvict ni Lord na maglingkod sa Kanya, kung talagang bukal sa atin pong puso yung paglilingkod na ating gagawin, hindi natin iisipin at iintindihin yung sasabihin ng iba. Hindi natin iintindihin na sasabihin ng iba, umaatid ka sa LZ ay parang baliw yung mga tao niya. Maya-maya nagsasayawan, magdidiskuhan, itatawan at mamaya iiyak. Praise and worship, taas ka ba yung pa-hallelujah? No? So, hindi tayo nauunawaan ng mga tao yun. Bakit? Kasi hindi nila nararamdaman natin. Yung feeling na gusto mong pasalamatan ng Diyos. Yung feeling na masaya ka sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Brother Mike, ano? Ang mga anak ni Elsaday, ibang-iba kaysa iba. Amen po ba? Ayan. So, pangalawa, no? Aside sa babaeng ito na makasalanan, andun din si Zaccheo. Ano po ba yung sinabi ni Zaccheo sa Luke chapter 19? Ang sabi niya, after bumisita ni Lord ni Christ sa kanyang bahay, Luke 9, chapter 19 verse 8, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati
ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Kapatid, ito yung nangyayari sa isang tao na tumatanggap sa forgiveness at sa love ng binibigay ng Diyos. Nagiging generous yung tao, nabubuksan ang kanyang puso, nagiging sensitive siya sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Uudyokan siya ng Panginoon, ng Espiritu ng Panginoon, na hindi maging makasarili, bagkus maging selfless. Tumulong. Amen po ba? Amen. Kaya tanongin ngayon natin ang ating mga sarili. Kung ako minsan ay nagiging selfish, baka hindi Espiritu ni Lord ang nasa atin. Kung ako minsan nagiging madamot, baka hindi si Lord ang nasa puso ko. Kung ako ay masyadong nagiging self-centered, baka hindi na si Lord ang sinusunod ko. Baka ang sarili ko na. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. So balikan po natin ang yung second pointer natin. Sa pagpapatawad na ating tinanggap mula sa Diyos, natututo tayo maging selfless. Mapagbigay at maging bukas. Ayan. So, sabi po dyan, ayan. Ito din ay dahil nalalaman at nauunawaan natin na lahat ng pagpapala na mayroon tayo ay biyaya mula sa Panginoon. It's all because of His mercy and His grace. Nauunawaan natin, mga kapatid, na lahat ng mayroon tayo, galing ito sa Panginoon. Kaya hindi natin ito dapat ipagdamot. Hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin dapat itago labang sa ating sarili. Dahil ang sabi nga, the more you share, the more you give, the more you receive. Bakit? Kasi nasa pagtulong, nasa pagbibigay din ang pagpapala. Kapag ikaw ay nagiging avenue ni Lord para yung ibang tao ay pagpapalain, asahan mo, bago dumating sa kanila yung blessing, sa'yo muna dadating. Amen. Amen po ba? Amen. Bago tinatanggapin yung blessing na yun, sa'yo muna dadating. Bakit? Kasi nagiging channel ka ni Lord ng blessing. Amen po ba? Amen. Nakakasunod tayo? So, biglang pagtatapos na lang, finally, sa pagmamahal at pagpapatawad na ating tinanggap mula sa Panginoon, nagbabago tayong lubos. Sa gayon, naliligtas tayo. Kaya kapatid,